Kilalanin natin anong mga pangalan nila. Eto, simula tayo dito. Anong pangalan ni today? Eto po si Smokey. Eto po si Orange. Eto po si Ringo. Okay, ilan taon na si Smokey? Si Smokey po. 3 po ba? Ay, 2 po. Eto po si Orange. Sa pangangatawan, alam mong batang bata pa. 2 din po. Eto, 3 years old. Eto po, 3. At saka si Ringo. Eto po, Smokey. 2 years old. Mukhang rockstar to si Ringo. Rockstar to si Ringo. Oo, tapos may mga ang ganda na accessories din nila. Okay, Dayday, saan mo sila na-rescue? Ito po si Orange, sa kulungan po ng baboy. Kinuha po namin ni na mami po. Okay, okay. Ang cute naman si Orange. Anong itsura na nun? Parang siya napunta sa kulungan ng baboy. Doon po pinanganak po siguro po ng nanay. Or minsan baka rin kasi nadadala ng nanay kung saan-saan, di ba? Diba, stray cats sila, di ba? Tapos baka nailalagay doon, naiiwanan. Oo, oh, diba, tapos sa sobrang sila. Dami, kuya, minsan naiiwan na yung isa. O nawawalay, no? Kaya, tapos ito naman si Smokey, saan mo siya na-rescue? Abigay lang po sa akin. Abigay lang, okay, okay. So, in-adopt mo na siya. Oo. How about si Ringo? Ringo, ang taba ni Ringo. Ringo, ang cute nga po. Nawiwili si Ringo sa kusina, bro. Ang cute pa po ng mga pakpak na costume pa sila. Si Ringo, ni-rescue mo rin? Wow. Hindi po. Si Ringo po kasi anak ng... Hindi po. Yung owner po niya is ng ibang bansa. So, pina-foster po muna sa amin. Very good. Kasi wala pong pag-iwanan. Oo naman. Yun, very responsible kaysa, naman yun. Kaysa naman ba? Daw po iwanan na lang sa labas or iyon. Tama naman yun. Abandonahin. So, naghanap po siya ng paglalagakan ng pusa niya. So, napili niya. At mabuti po. Naman at kayo ang tumanggap, nag-welcome, di ba, nag-alagaan. Actually kasi po yung may kapatid to si Batman, dapat po kasama namin kasi. Kaya lang may ubo-ubo siya. So hindi na namin sinama kasi mas may history. So yung kapatid ho nito talaga, yun yung unang napunta sa amin. Yun po yung binigay din kay Dayday. Dahil natuwa nga po sa kanya. Okay. Dayday, ilan ang alaga mong pusa? Mami, pati. Ilan daw alaga mong pusa, anak? 40 po. O dati po, 31. Ilan, baby? 40 pieces. Ngayon. Lahat sila mga pusang Pinoy? O may mga iba may lahat? Halo po. Pero mostly po at talagang puspin yung mga nire-rescue niya. Yung mga minsan po tinatapon sa tapat ng bahay. Mga puting dinadala, ganun. Mami, ano po? Mahilig ka na din po ba talaga sa pusa ever since? Hindi ganun kahilig. Kumbaga, gusto ko lang, pero mas nahilig kasi. Dahil sa kanya. Oh, sweet naman din po talaga ng mga pusa. Nakikita ko sarili sa'yo. Nakikita ko ba kaya, Tony Ben? Ganito ka rin po ba? Hindi ko lang sila malapitan. Okay, may papapaliwanag doon. Hindi ko lang sila malapitan kasi nga ako'y may pusa at baka maamoy, ma-stress sila. Totoo po. Kaya okay lang na may distansya ko yan. Kailangan inaaral natin yan. Relax na relax sila. Parang dito na sila baboto eh. Pilatom na sila. Dito na sila magpaparehistro. Ayan ha. Okay, Day, bakit mo... Ito'y tanong na alam ko ang sagot. Eh, di ba? Kasi talaga natural to eh. Di ba? Talaga meron talagang pinanganak na mahilig sa hayop. Di ba? Yes. Pero bakit mo pinipili na alagaan ang pusa? Kasi po, pag ano po, yun po, kaya po sila. Tapos pag inalagaan mo po sila ng maayos, sasaklaan ka po ng pagmamahal. Yun naman. Wow, cute naman. Alam mo, ang isa rin sa mga sinasabi nga nila, kapag ang bata ay mahilig to sa hayop, ibig sabihin niya, naku, asahan mo talagang mabait yung bata, mabait ang mga anak niyo, di ba yung mga ganon? Hindi ko inaandinid ko yung iba mga bata. May mababait ang mga, lahat ng mga bata. Pero, special para sa isang bata na maging ganito at na sinusuporta ng mga magulang. Kasi, ang pag ganyan, tinuturuan mo rin sila na, di ba, it's all about para maging responsable, paglaki, at matuto maging accountable, hindi ba? Maging committed, di ba? Sa kahit na anong gawin man nila paglaki nila. Day, di ba, Day, balita ko, may tinatayo po kayo na bahay para sa mga pusa sa tabi po ng bahay ninyo. Paano niyo po ito nagagawa? Ano po, yung sa tabi po namin, parang laundry area po kasi siya. Tapos, pinaalam ko po doon sa best friend ko kung pwedeng ipagawa
ginagawa. Ay, kalang. Para kung pwede pong gawing ano, yung parang bahay ng mga pusa. So, pumayag siya. So, doon namin nilagay. Dati kung kasi sa abandonadong bahay lang sila, doon namin nilagak dati. Tsaka, marami-rami na din po kasi sila. So, kailangan na talaga ng sariling bahay. Opo, tsaka yung mamomonitor talaga namin. Total, nasa gilid lang. Yung bang may marinig ka lang umubo or maano, makikita mo kagad. So, mababantayan mo kagad. Oh. Tsaka, mami, pakikwento naman, ano naman po yung mga routine natin sa pag-alaga natin ng mga pusa? Oh. Ako, ayun, sa umaga, minsan. Actually, mami, maisingit ko lang. Baka pwede niyo rin i-share day-day kung ano, paano nga ba magiging responsable, paano mag-alaga ng hindi lang isa, dalawa, tatlo, apat na pong mga pusa. Paano yun, yung maintenance na? Una po, syempre, para hindi na ulit mas dumami. Oh. Ang importante po kasi talaga is kapon. So, spay. Opo, ipakapon po kapon po yung parang hindi na maka... Opo, yan po talaga yung nakapo. Yan na po talaga yung number one na solusyon para hindi na dumami yung stray cats. Yes. So, pangalawa po, syempre, importante rin, updated po yung anti-rabies nila. Oo, tama. So, oho, anti-rabies po talaga. Yung vaccination nila. Opo, kailangan updated po yan. Oo, against protected sila, against panleukopenia. Yes, or parvo, yun yung panleukopenia, kalisi, yung mga sakit na maaaring matagpuan nila. Coronavirus, meron din po sila. Hawa sila sa iba't ibang klase ng coronavirus. Yan mo kasi talaga pinaka-ano kapag nagka-panleukopenia sila, kaya pong ubusin ang pusa nung sa bahay nyo. Tuloy-tuloy na yun. So, kailangan po talaga complete vaccine. Tama. Yun. Opo. Tsaka, mami, di ba, sobrang mahal naman talaga yung mga maintenance ng mga pusa. Tsaka, balita ko, nagbibenta si Dayday ng almusal at pang, ano, snacks. Opo. Sa mga pusa po ba yun? Opo. Bali, ano, kasi talagang ang ano namin is nag-online selling kami. Yes. So, yun, benta ng kung ano. Ano, basta kung ano lang yung pwede namin ibenta. Tsaka, napakaganda po nun, di ba? Kasi yun sa platform natin ngayon, napakaganda na ng online selling. Oo, mas malakas makabenta kapag online kasi kung saan-saan yan, tapos madali na lang deliver, gano'n. Yes. Tapos, ano, siya yung sabi niya, mami, magbenta pa kaya tayo. Sabi niya, magbenta daw siya ng almusal at saka merienda. So, sabi ko, sige, support kami, ganyan. Agang-aga pa lang yan noon. Bali, nag-start yun noong February. So, gising yan ng 5 a.m. Si Dayday. Mm-hmm. May pasok siya. Willing kasi, na willing din. Oo, gusto rin siya. Tapos, pagka yung kumikita, binibilang niya yung pera niya, itinatabi niya kagad. Para sa pinya. Very good naman to si Dayday. Ang nangyayari kasi, mami, di ba, dahil nga marami itong mga inaalagaan niya, ilan po bang anak po nila, ma'am? Tatlo po. Tatlo. Tapos lahat sila mahilig din sa hayop. Si Dayday lang po nung una, pero dahil nga, ang lakas ng influensya eh. Oo, damay-damay na. Lahat na po kami, buong pamilya na. Damay-damay na yan. Siyempre, ang gastusin, di ba? Ang gastusin, talaga namang ibang level din, hindi ba? Kaya nakakatawa na responsable siya. Alam na ni Dayday, di ba, no, Day? Alam mo na sa murang edad, kailangan tumulong ka na rin sa expenses nila. Kasi hindi biro ang apat na po. Ay, totoo po. Nagbibenta rin siya sa school dati. Yung nagpabalit siya ng mangga sa lola niya kay Mami Tipi niya. Nagpabalit ng mangga, nagdala siya ng 10 piraso. Sabi niya, babenta. Sabi ko, benta mo lang ng 3 piso kasi tama matas yan. Mito. Ibinenta ho niya ng 7 pesos. Oo, tama yan, para lang magpambili ng pagkain ng mga pusa nila. Iniipon niya po. Very good yan, diba? Tsaka, sobrang ano, bihira lang yung mga bata, Mami, na willing ka agad magbenta kasi minsan yung gusto lang maglalaro muna, diba? Oo. Tapos siya, kasi meron din po talaga na pagkakataon yung nagbenta siya ng sarili niyang gamit. Wow. Yung cellphone. Opo. Binenta niya kapalit ng detersant, cat food at saka ng ano ng vitamins. Opo. Day, bro, balita ako nakahanap ka na rin ng sponsor ng pagkain para sa mga pusa mo. Very good, ha? Opo. Paano mo na ginawa yun? Yan po, naghanap po kami nila, mami. Paano ginawa nyo? Kasi maraming mga tulad mo na maraming mga pets. Tapos kailangan din ng sponsor na ganito. Anong ginawa nyo? Anong proseso? Kwento mo nga sa amin, please. Si Mami na lang po. Oo, anong naging proseso po? Ano po yung proseso natin, kasi, Mami? Ang nangyari po kasi noon, dahil mahilig nga ako mag-post sa Facebook, kumbaga nag-trending siya. Mm-mm. So, ang dami ko talagang natuwa sa kanya. Parang ang dami niyang na-inspire. Mm-mm. So, ang dami kong kumontak sa amin, yung para tulungan siya. So, meron po talaga si Sir Paolo po. Siya po talaga yung naging haligi ni Dayday since 2021. Na siya po talaga yung nagsusupply ng cat food kay Dayday ng Litter Sun. So, kaya po nagtuloy-tuloy yung advocacy niya. So, yun po. Then, may iba po talaga, iba't ibang tao po
na tumulong. Meron po yung number one po pala, sir, yung ano, si Ma'am Cindy po ng ano. Magpasalamatan na natin sila. Opo, ito na po yung pagkakataon. Gusto ko pong magpasalamat kay Ma'am Cindy Santuani po. Opo. Ng The Four Project Clinic po na sila po kasi yung clinic na pinagdadalhan namin ng mga pusa namin, ng mga rescue na talagang full support po na tinutulungan po kami. Mm-hmm. Kay Sir Pau po, salamat po sa tulong sa amin. Oh, yun maraming po. Salamat. Saka sa lahat po, opo, sa lahat ng tao po na sumusuporta kay po, na sumusuporta po kay Dayday na patuloy po talaga na hindi po sila nagsawang tumulong. Ayan, at maraming sure, marami, salamat. At I'm sure marami pa silang mga natutulungan din, di ba? Ng mga bata na nangangailangan din ng sponsorship para sa mga pagkain ng kanilang mga alaga. Talaga nakakabilib si Dayday. Kasi pati ang ibang mga tao nga naman, di ba, na-inspire po pang mga tumulong, di ba? Sa pag-rescue ng pusa, sa pag-alaga nito. Eh, ano ba ang gusto mong gawin kapag lumaki ka na? Maging veterinarian. Aba! Wow! Veterinarian, oo, di ba? Doktor ng mga animals. Bakit ba sa palagay mo, importante na meron katulad mo na nagkakalinga, nagmamalasakit sa mga animals? Para po madami pa pong mabuhay. Oo. Na mga cat po. Oo naman. Ang laki na itinuturo sa atin kasi ni Dayday, di ba? Siyempre, ng family nila Dayday. Kasi nga naman, ang mga ito ay kailangan din nila ng kalinga. Yes. You know, I mean, maging responsable po tayo sa pag-aalaga. Hindi po yung basta-basta ganun na lang. Hindi po ba? Tapos, minsan, may mga kwento, maraming ganito. Yung nakikita natin sa internet, hindi ba? Yung pinagsawaan, yes, hindi na kinaya, iniwan, inabandon na. Oo, huwag po sanang ganun. Diba? Meron din po yung ano, yung sinasaktan mo talaga. Nananakit. Yung parang napagtripan na hindi naman sila. Oo, yun talaga hindi. Ako, aminin. Hindi ko talaga sinusuporta yun. Hindi ko pinapanood. Hindi ko kaya. Huwag natin i-share. Yes. Hindi natin kaya. Ang meetings. Nice! Burger steak! Make it Christmas! With beefy, saucy, dinamnam ulam, Jollibee Burger Steak. Make it Christmas with Jollibee Burger Steak. Positive na traits na nakuha niya since nag-rescue siya ng mga cats sa young age pa lang. Naku, ang dami. Unang-una talaga, naging matured. Mm-mm. So parang tapos naging mas responsable siya, yes. Naging matulungin siya din. Ang pinaka-ano ko, natuto siyang humawak ng pera. Alam niya kung saan niya dadalhin yung pera. Mm-hmm. Kasi di ba may mga bata na pagka may hawak na pera, ang ibibili kung hindi laruan, pagkain lang ng mga snacks na candy. Oo, siya hindi. Pag may pera siya, ang iaano niya talaga, mami pangkat po. Wow. Ganun siya lagi. Masaya na siya pag ganun may cat. Ganun naman ni Baby. Oo, masaya na siya noon. Ikaw naman, Day, ano bang gusto mong sabihin sa mga kapwa mo kabataan? Anong mensahe ang gusto mong sabihin sa kanila? Huwag po silang matakot mag-rescue ng mga hayop po. Tama. Gawin po nila kung anong tama po. Gawin ang tama. Lalo na kung nakakatulong po. Oo naman. Yes. Good job. So, Mami, saan ba kayo pwede makontakt kung may gustong mag-donate at saka gustong tumulong sa advocacy nyo, sa pag-help nyo ng mga pusa? Saan ba kayo pwede makontakt? Online, number, or email po? Okay. Sa mga gusto pong tumulong sa advocacy ni Dayday para po mapagpatuloy. Yes. Opo. Punta lamang po sa Facebook page. Check nyo lang po yung Facebook page ng Dayday and the Mimings. Dayday and the Mimings. Dayday and the Mimings po. Then yung contact number po namin is 0960-682-0658. Yeah. So pwede din niyo po siya, may personal account po siya, pwede niyo rin po siya i-message yung Luke Dale Dayday. Ayun. Yes. Ayun. Tsaka thank you po talaga Mami and tsaka Dayday kasi ginagawa niyo to, hindi po lahat gumagawa nito ngayon. Tsaka malaking tulong po yun sa mga pusa natin, lalo na po yung walang mga home na pusa, walang kinakain. So big help po talaga yung ginagawa niyo. Oh, yan. Yung mga katulad din na Dayday at saka Mian, di ba? Marami rin tayong mga organisasyon na maaaring yung puntahan, di ba? Kina Ana Cabrera ng POS, di ba? Philippine Animal Welfare Society, Cara Care, yung mga ganyan. Yung marami, even yung mga small na mga organisasyon na nagkakalinga, nag-a-adapt
ng mga pusa, aso at kung ano pa mga animals yan. Suportahan po natin sila. Oh, kung bumunta kayo sa post, actually, sa Facebook page din nila, meron silang regular na ipinapost ng mga animals for adoption, up for adoption. Wow. Every time po yan, everyday din yun, hindi ba? Mm-hmm. Kaya, ganda naman. Oh, last question, Day-Day, ikaw ba ay may plano pang mag-adopt ng marami? Yes, let's go, Day! Hello po mga kanet 25! Si Kuya Tony Pet po ito mula sa Love, Tony Pet and Everything! For more Love, Tony Pet and Everything updates, just click on our subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook. Magkita-kita po tayo!